Isang hektaryang farm sa Antipolo na nagsimula sa simpleng taniman ng organic vegetables para sa sariling gamit pang bahay lamang. Ngayon ay may mahigit 50 mulberry tree farms. Bakit ito tinawag na magic tree at paano ito naging daan para sa successful farming ng ating agripreneur ngayong araw? It was only like 7 years ago when we moved here. And syempre, pag nasa farm ka, anong gagawin mo? So we thought of planting. So in the beginning, ang pinaka-product namin, nagtanim kami ng mga lettuce, yung mga green pepper, meron pa nga ako mga cherry tomatoes eh. Yun ang inumpisahan namin. But syempre, I need to learn about farming, di ba? Everything came like para siyang choreograph na eh, kumbaga tawagin. So I was able to find a book na tutungkol sa farming. So through reading lang, and then, you know, I connect myself with the Department of Agriculture, yung mga DTI. So they've given us a lot of the seminars regarding how to plant. So we started with the three matured trees, mother tree kung tawagin namin. So then, siyempre may mga farmer ako, hindi ko nga namalayan na dumami na yung mulberry trees ko. No? Nagtanim kami, naggawa kami ng mga ganito, oh, yung mga nursery. So nagugulat nga kami, after 1 week, 2 weeks, meron na siyang mga dahon-dahon. Tapos after mga 2 months, malaki na siya. Tignan mo, ayan, parang 2 months lang ito eh. It started now, it's 500 after 5 years, di ba? Makita mo yan, we're trying to make sure that we have fruits, that we have leaves. Pagka walang fruits, siyempre leaves. Actually, hindi naman mahirap alagaan ng mulberry. So, you start with this, oh, lagay nyo muna dyan sa paso. And then, let it grow hanggang magkaroon ng roots. Actually, 1 month, may mga roots na yan, eh, nag-start na yan. Ano, kumbaga, stable na. 2 months, 3 months. And then, you can transfer it if you have a, you know, big land. Mas maganda siya kasi sa ground. Dahil nga, ano siya, if you're going to just let it grow 15 to 30 feet high. But you don't want it to grow it like that. Kung talagang gusto nyo magpruta siya lagi, you keep on pruning. You cut it on top. Kunyari, on your desired height. Ano bang gusto mong height? Yung maabot mo yung bunga. So, hanggang 15 feet na lang, pwede. So, you keep on cutting the top. Tapos, inumin mo, gawin mong tsa. You know, since I'm involved in agriculture, syempre, maintindihan mo yan na you really have to go organic or you don't use any pesticide kasi nasa health tayo eh, lalo na nagpapagaling ang mulberry. Why will you spray? So, it can thrive without any spraying. So, all you have to do is, like, nandito sa paso, keep it damp. It should not be dry. It should not be over-flooded. Hindi siya pwedeng sumobra ang tubig. Eh, twice a day, pwede na. Noong una, dinidiligan namin sa ground. Okay lang, first few months. But after that, pwede nang hindi. Siguro, pagdating na ng mga over 6 months, 1 year, hindi mo na siya madidiligan. Ang ano lang dito, yung siyempre nagpapausok tayo para yung nawawala yung mga aphids, yung mga, you have to avoid some insects kasi. In the beginning kasi, ano, siyempre, nauna yung fruits eh. I started with the fruits and it's selling like hotcake. So I was able to make a mulberry juice out of the fruit. And then naisip ko, nawawala kasi noon ng bunga, yun nga yung twice a year lang noon, naisip kong gawin siya ay yung dahon. So it's an all year round, kaya kaya niyang ayusin ang katawan natin. Mga ka-Agri TV, iniimbitahan ko po kayo na magkita-kita tayo next week dito sa Mulberry Hill Farms at ipapasyal ko kayo. I'm inviting you to visit our outlets in Makati. We have 3 outlets there.
Mom's Sunday Organic Market, also at Medicard Building, Healthy Eats, and at BGC, Wholesome Table. And we have it every Friday, Saturday, Sunday in UP Town Center, Acacia Lane. Also selling in Chocolate Lover. You have to pay attention. Nowadays, this is it. It's a miracle tree. It can save your life as well as your finances.